sa lahat, makakapanayam ko sa araw na ito ang isang Ginoo na nais kong sundan ang yapa sa kanyang larangan. Siya ay isang licensed electrical engineer, system designer, at fire protection system design specialist. Kamusta po kayo? Mabuti naman, Lori. Narito po ako upang gumawa ng isang panayam tungkol sa larangan na inuulit. May mga inihanda akong mga katanungan upang malaman kung bakit niyo po ba napili ang larangan o kurso na electrical engineering. Okay. Please feel free to ask questions about my profession. Para po sa unang katanungan, bakit niyo po ba nagustuhan na maging isang engineer at sino ang nag-influence siya sa inyo upang ito ang pilihin ninyong larangan? Actually, ang tatay ko, gusto akong maging abogado. Ang kapatid kong doktor naman, eh gusto rin akong maging doktor. Wala talaga yun ang hili ko eh. So, yung high school pa lang, napagtuunan ko na ang electricity. Isang bagay na hindi natin nakikita. Alam ko na makahalaga ito sa ating lahat. Kaya kung matututuhan natin ito, malaking bagay. Maiiwasan natin ang mga bagay na maaaring maging resulta ng aksidente. Para po sa inyo, mahirap po ba o madali ang engineering? Para sa akin, ano, wala namang kurso madali. Mahirap ang mga subjects ng engineering. Pero, pagkatapos mo ng kolehiyo, hindi mo naman lahat magagamit yung mahihirap na yun eh. Mga math, physics. Ang gagamitin mo lang ay a lot of common sense sa kakailangan masipag at maagaw ka. Yun ang sekreto. Wala nang iba pa. Ano po sa tingin ninyo ang naitutulong o magagawa ng kursong engineering sa inyong kapwa? Alam mo, yung mga kalaman ko ay binabahagi ko sa aking mga tauhan at ako ay hindi marami. Yung mga training ko, yung mga natutunan ko, binabahagi ko yan sa mga kasama ko at doon sa aking mga mababang tauhan. Bakit? Hindi ka pwede magmarunod kasi pag ibinahagi mo sa kanila yan, mapapadali ang trabaho. Iyan ang trabaho ko eh. Design, estimate. Kaya pag nagtugma-tugma yan, ang proyekto namin mabilis na matatapos at kikita pa kami. Hindi kami malulugi dahil hindi ka maramot eh. Pag maramot ka, andyan yung magkakamali, pagulit-ulit. Sa mga ordinaryong tao naman at kulang sa kaalaman sa teknikal, pinatutulungan rin sila. Ibigyan ng lecture at mga basic na mga bagay upang maiwasan nila ang maling paggamit ng kuryente at maiwasan ang aksidente. Malaking bagay yun. Dahil sa ngayon, karamihan na nangyayari sa kuna, sunog, nagmumula ng aming paggamit ng kuryente. Ang mga dati ko rin naman kasama sa trabaho, mga tauman, mga kasama sa project. Pinamibigyan ko rin naman ng rekomendasyon para matanggap at makapagtrabaho sa ibang bansa. Alam mo naman na akong babae ang sweldo rito. Magandang opportunity nila na makukuha at malaking kikitain. So, malaking bagay din yun.
Malaking bagay yung tulong na yun para sa financial at pangangailangan nila. Ako ay nagpapasalamat. Makakatulong pa rin ako sa kanila. I think, di gayan lang naman yun. Minsan ikaw naman ang tutulungan nila. Minsan ikaw naman ang tutulungan sa kanila. Di ka pwedeng mabuhay mag-isa. Ano naman po ang maipapayo ninyo sa iba na nagnanais din na maging isang engineer tulad ninyo upang maging matagumpay sa larangan ng engineering? Alam mo, puwuran yan Sipag at kagalang. Kahit anong pang field of profession mo, yan lang. Huwag kang tatanggi sa trabaho at huwag kang namimili yung kamay niyang madungisan ang kamay mo. Ganun lang yan. Kasi the more na mahirapan ka, mas maganda kasi mas marami kang matututunan. At pagdating ng panahon, papakinabangan mo lahat yung pinaghirapan mo. Hindi pwedeng tatamad-tamad ka kasi maiiwan ka. Kahit anong trabaho, maiiwan ka ng mga kasama mo. At lalo na pag nasa abroad ka. Karaniwan doon, nag-iisa ka. Walang tutulong sa'yo. Diba paano kung hindi ka sanay sa iba't ibang uri ng trabaho at kalaman sa profession mo? Wala ka pagtatanungan. Di bali mo nasa Pilipinas, kahit paano kung nasa abroad ka. Ang isa pang bagay na kailangan mo, pagka nasa field of engineering ka, huwag na huwag kang papauli sa technology. Pag-aralan mo lahat. Ang mga software sa computer, kagaya yung mga Microsoft Office, atin na lahat. Mga PowerPoint, yung mga Word, Excel, lalo ng Excel, dahil kailangan mo yan sa estimate. Dahil mahirap pag naiwan ka sa technology,